JD! Piniksi agad ng dalagang dalawang balikat ng maramdaman ang kamay na nakakapit sa kanya. Kilala na niya ang boses na yon kahit hindi siya lumingon. Isa pa, isang tao lang din naman ang tumatawag sa kanya sa ganoong pangalan. Pitawan mo nga ako! Iwas niya agad. Napangiti si Steven at tumuwid sa pagkakatayo. Nakangising pinagmamasdan niya ang matalik na kaibigan. Huminto sa pagsusulat sa Jewel at pailalim na sinalubong ng tingin ng binata. Anong tinitingin-tingin mo? Excited lang ako. Naging ngiti ang ngisi nito habang nakapatong ang siko sa isa sa shelves ng mga nakadisplay na sapatos. Saan? Nakalimutan mo? Tanong ni Steven. Hindi ko itatanong sa'yo kung hindi ko nakalimutan. Patamad na tugon ng dalaga at nagtungo sa checkout area. Matanda ka na talaga. Makakalimutin ka na. Tumaas ang kilay ni Jewel bago parang surang-surang tiningnan ng best friend na naglalakad papalapit sa kanya. Kung matanda na ako, edi matanda ka na rin. Magkaedad lang tayo. Huwag kang feeling Gen Z. You know what? Inilagay ni Steven ang mga kamay sa loob ng suot na pantalon at tinitigan ng dalaga. Kaya walang naniligaw sa'yo eh. Bukod sa para kang lalaki kong manamit, para ka rin laging galit sa mundo kung makipag-usap. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Steven Mark Villanueva. Perfect ka nga pala't mabait. Sana kunin ka na ni Lord. Naging pabulong na lang ang huling pahayag niya. Aba, ikaw talaga! Nilapitan ni Steven si Jewel at mula sa likuran ay pinalupot niya ang braso sa leeg nito. Baka kapag kinuha ko ni Lord, iiyak-iyak ka. Napipikon niyang sagot habang sakal-sakal ito. Kinagat ng dalaga ang braso ng binata, otomatikong binitawan siya nito. Mabilis siyang humarap sa kaibigan at nang mahagi pang isang kahon ng sapatos na walang laman, ay hinampas niya yun sa ulo ni Steven. Lumayas ka na nga rito! Hinihingal pa niyang sambit. Tumatanda ka na nga. Nakalimutan mong ako ang anak ng may-ari ng mall. Gusto mo? Ipa-pull out ko tong shoe store mo? Pananakot ng best friend habang nakataas ang noo at nakaliyad ang dibdib. Mas lalong nang gigil si Jewel. Oo nga pala. Pagmamay-ari nga pala ng pamilya ng matalik na kaibigan, ang buong mall. Daig mo pa ang aso kung kumagat. Nakatitig si Steven sa brasong may bakat pa ng maliit na ngipin ng dalaga. Umikot ang mga mata niya. Natahimik sila sandali bago pa simple niyang sinulyapan ang kaibigan. Sorry na. Mahinang wika ni Jewel. Lumipad ang mata ni Steven sa kaharap habang nanatiling nakayuko. Kasi ikaw, pupunta ka dito, lalaitin mo lang ako. Nakokonsensya niyang saad. Ibinaba ng binata ang braso. Matiim niyang pinagmamasdan ng matalik na kaibigang babae. Biro lang yon, Jewel Dion Hernandez. Napatitig ito sa kanya. You know that I like everything about you. Napakura pang dalaga. Your short hair. Your oversized shirt and your jeans. Your shoes. Naalala ko, yan yung regalo ko sa'yo nung birthday mo. Pareho silang napangiti. Gusto ko kung sino ka. May lungkot sa ngiti ni Jewel. Kasi parang meron na akong best friend na lalaki at babae sa'yo. Muli siyang sinakal sa likuran ni Steven. Kumapit na lang siya sa braso nito habang naiinis na nakataas ang isang kilay. Tara, umuwi na tayo. Hinablot lang ng binata ang bag ni Jewel at sa ganoong posisyon hinila ito palabas ng shoe store. Hindi pwede, isasara ko pa tong shop! Pagtukoy niya sa sariling negosyo na branded men's footwear. Nariyan si Ken. Nilinga ni Steven ang staff assistant ng best friend. Tumango naman ito at ngumiti. Nakangiting sakal-sakal niya si Jewel palabas. Ganito naman talaga silang mag-best friend. Away-bati. Bati-away. Simula nung mga bata pa lang sila, ay magkaibigan ang pamilya nila. Naging magkapit-bahay kaya mas naging malapit sa isa't isa. Simula noong mag-aral ng nursery hanggang kolehiyo ay magkasama sila. Walang makapagpahiwalay sa kanilang dalawa kahit na magkaibang kurso ang kinuha nila.
Si Jewel kasi talaga ang click sa kanya. Sa ugali parang nananalamin lang siya. Sa mga libangan tulad ng basketball, pagbibisikleta at kung ano-ano pa ay madalas silang magkasundo. Pakiramdam niya hindi magiging kumpleto ang buhay niya kung wala siyang Jewel na nakilala. Habang buhay niya itong mamahalin, habang buhay niya itong matalik na kaibigan. Kunto, dutansya si Jewel sa billiard ball habang hawak ang pool stick. Bago pa man siya tumira, ay may inihagis na si Steven sa ibabaw ng billiard table. Inis siyang tumuhid mula sa pagkakayoko sa mesa. Ano ba yan? Just read it, JD. Sambit ng binata habang nakaupo sa lamesa kung saan siya naglalaro. Masamang tingin ang pinukul niya sa kaibigan bago kinuha yon. Villanueva Company Exclusive Party? Basa ng dalaga nang mabuksan ang imbitasyon. Yes, yan ang dahilan kung bakit excited ako. Umirap siya nang makita ang abot langit ng ngiti ni Steven. Kilala niya ang best friend. Nabubuhay ang dugo nito kapag may party-party. Palibhasa maraming mga babae. Habang siyang nananahimik ang bubuligligin nito. Noon pa man ay kung saan-saan siya nito hinihila. Gusto naman niya ang ilang ginagawa ng binata, katulad ng mga sports. Basta, wag lang sa maraming mga babae, kung anong dahilan na hindi niya rin alam. Hindi ako makaka-attend. Hinagis muli ni Jewel ang invitation. What? No! Nagtungo sa kanya si Steven at umakbay pa. You should be there, JD. Hindi pa sarado ang shop ko niyan. Akma siyang magpapatuloy sa pagbibilyard nang walang ingat na kinabig ng binata ang braso niya. Halos tamaan ang mukha niya para lang manatili siya nitong akbay. Sinungaling, 7 PM ang closing hours niyo. At saka, mas mahalaga ba talaga yung shoe shop mo kesa sa akin na best friend mo? Oo. Walang gatol niyang tugon. Lalo na yung kikitain ko. Naramdaman niyang mas mariin na braso ni Steven sa leeg niya. Ang sama ng ugali mo. Babayaran ko ng buong kikitain mo basta pumunta ka. Bakit ba kailangan na nandun ako sa party? Naguguluhan at naiiritang bumaling si Jewel dito. Kasi mahalaga ka sa akin. Natigilan si Jewel. Natitigan niyang matatapang ngunit nangungusap na mga mata ng kaibigan. Ako ang CEO ng kumpanya kaya dapat nandun ka sa celebration. Hindi makasagot si Jewel. Para siyang nakukulong sa mahika ng kagandahang lalaki ng best friend. Simula sa maitim at makakapal nitong kilay. Matangos na ilong at perpektong hugis ng panga. Talaga namang hindi ito nalalayo sa anyo ng isang prinsipe. Kinabig niya ang braso para mas mapalapit ang mukha ng dalaga. Sumagot ka. Utos niya rito. Natauhan naman si Jewel, lalo na nang mapagtanto kung gaano siya kalapit sa binata. Oo na! Lumayo ka na nga! Siniko niya ang sikmura ng kaibigan kaya lamang siya nito binitawan. Mama, napasyal ho kayo. Sinalubong ni Jewel ang inang pumasok sa shop niya. Nagbeso sila sandali bago muling nagharap. May ibibigay lang ako. Kunot noo lang ang ginawa niya. Heto. Inangat ng ginang ang isang kahon. Ano ho yan? Ulam? Tanong pa niya nang kunin iyon. Ano ka ba? Hindi! Mas lalong nalito ang anyo ni Jewel nang salubungin ang tingin ng ina. Kinukulit kasi ako ng best friend mo. Tinawagan ako. Iniimbitahan ako sa company party nila bukas ng gabi. Alam mo naman ang papa mo. Kagagaling lang sa sakit kaya hindi kami makakapunta. Kaya ikaw na lang ang dumalo at para may siguradong isusuot ka. Yan, ipinagtahi kita. Ang kapal talaga ng mukha nun. Talagang pinilit pa kayo. Sad niya. Kunin mo na. Isuot mo yan ha. Sigurado kong bagay na bagay sa'yo yan anak. Kapag nakita ka ni Steven na suot-suot yan, makakalimutan niyang best friend ka niya. Mama! Narimarim niyang awat. Ay sus, kunyari pa ang dalaga ko. Sinundot siya ng ina sa tagiliran para kilitiin.
nanatiling nayayamot ang mukha niya nang umiwas. Mama, kung si Steven Mark na lang ang lalaking natitira sa mundo, tatalo na lang ako sa bangin. Oops, huwag kang magsalita ng tapos, Jewel. Paalala ng ginang. Napailing na lang siya at napatitig sa bitbit. Alalay niya si Ken sa pagsasara ng tindahan ng may tumama sa ulo niya. JD! Natatawang lumapit sa kanya si Steven. Pinulot pa nito sandali ang key fob na binato sa ulo niya. Masakit ho ba, Ma'am Jewel? Alangang tanong ni Ken. Napakunot no ang binata ng mabasa ang pag-aalala sa mukha ng empleyado. Inangat pa nga nito ang kamay at balak hawakan ang ulo ng kaibigan. Huwag kang mag-alala riyan, Ken. Matigas pa sa bato ang ulo niyan. Sige na, salamat, Ken. Nagpaalam sandali ang assistant bago umalis. Nakapamewang pang sinundan niyo ng tingin ni Steven bago binalingan ang dalaga na sinasakbit ang itim na backpack. Sinong mag-aayos sa'yo bukas? Ako lang. Ikaw? Hoy, JD. Walang ingat nitong hinila ang bag niyang suot para lingunin niya. Napapagod siyang bumaling sa binata. Hindi yun katulad ng prom night natin, ha? Nakadress ka nga. Mukha namang kagigising mo lang. Ni hindi ka nga yata nagsuklay ng buhok noon. Oo na, ako nang bahala. Ikaw na nga itong mapilit, demanding ka pa. Iwinasiwas niya ang braso para mapalayo sa katawan ni Steven. Wala na nga siyang pakialam kung tamaan ang mukha nito. Ako nang bahala sa sarili ko. Alam ko ang gagawin ko. Napipikon niyang sagot. Dapat lang, best friend ka ng CEO. Dapat presentable ka. Oo na, tara na. Hindi ako makakasabay sa'yo. Huminto ang paa ni Jewel sa paghakbang. Hihintayin ko si Shara. Seryosong tiningnan niya ang matalik na kaibigan. I invited her for dinner. Hindi niya hinayaang bumaha ang dismaya sa muka kahit na inaasahan niyang nandito ang binata para sa kanya. Hindi pala, para pala sa iba. Yung associate administrator nitong mall. Pagpapaalala ni Steven. Di wow. Nabulalas na lang ni Jewel. Sinubukan ko ulit, since hindi nag-workout yung amin ni Julia. Tumaltak lang siya at sandaling inayos ang suot na sapatos. Kahapon lang hindi nag-workout, may kapalit na agad. Mahinang aniya niya habang nagsisintas ng suot na sapatos. Siyempre, hinahanap ko yung talagang para sa akin. Umangat na ang dalaga. Uuwi na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Ngumiti si Jewel pero nang lagpasan si Steven, ay mabilis ding naglaho yon. Sana lang alam niya ang dahilan kung bakit. Kung bakit parang may kung anong gumuhit sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Steven! Shara! Nagulat pa siya nang sa pagharap ay naroon na ang dalaga. Tumanaw ito kung saan naabutang nakatingin ang binata. Sino ba yung hinahabol mo ng tingin? Si JD. Yung best friend mo? Yung may-ari ng Happy Shoes? Yes. Anyway, let's go? Tumango na lang si Shara. Nakaupo si Jewel sa kama. Kasalukuyan niyang binabato ang bola ng basketball. Tumatama yun sa pader bago babalik sa kanya. Ganoon ang madalas niyang gawin sa tuwing may inaalala. Katulad ngayon, namumroblema siya sa magiging itsura niya sa party. Ayaw naman kasi niyang magpapintura ng mukha sa mga makeup artist. Hindi pa man nasasayaran ng brush ang mukha ay nangangati na siya. Napapikit si Jewel sa inis. Tumayo siya at humakbang sa mga nagkalat na damit at ilang poster ng basketball player na nahulog na sa pagkakadikit sa kwarto niya. Hindi niya alam ang gagawin hanggang sa mapalingon siya sa katok mula sa pinto. Jewel? Boses yon ng kanyang ina. Pasok kayo, ma. Binuksan ni Ruth ang pinto at pumasok sa loob. Busy ka ba? Tanong nito sa kanya. Umiling lang ang dalaga. Natoon ang mga mata ni Jewel sa bitbit niya. Umupo si Ruth sa tabi ng anak. Alam ko hindi kompleto ang ibinigay ko sa'yo. Pareho pa nilang sandaling sinulyapan ang bestida na nakasabit sa labas ng cabinet
na sadyang inihanda ng ina para sa kanya. Asiwa pa nga siya nung una dahil bukod sa unang beses niyang magsusuot ng ganoon, nasasaguan din siya sa madulas na tela nito at punit sa bandang ibaba. Sigurado siyang sakto at tama yon sa kaliwang hita niya. Sigurado rin siyang hahapit sa katawan niya ang manipis at mahabang damit na ito. Kahit nung debut niya ay hindi siya napilit ng ina na magsuot ng ganitong klase ng damit. Pero sa pagkakataon na ito, bahala na. Wala na rin naman siyang pagpipilian dahil naka-oo na siya. Inilabas ng kanyang ina ang puting kahon sa loob ng paper bag. Ano ho ba yan? Nagtatakang tanong niya. Nang buksan ni Ruth ang kahon ay bakas sa mukha ni Jewel ang mangha. Isang blue glass shoes ang nasa harapan niya ngayon. Kahawig ito ng sandal sa fairy tale na pinapanood niya sa tuwing mag-isa at hindi kasama ang batang si Steven noon. Kinuha ng kaniyang mama ang kulay asul na babasaging sapatos. 2 pulgada ang takong nito habang may mga brilyanteng disenyong nakapaikot sa kumikinang nasa pin sa paa. Inilagay nito sa kamay niya ang isang pares. Ilang beses kong sinubukang ibigay sa'yo to. Sambit ni Ruth. I know this is the perfect time, Jewel. Napatingala siya sa ina. Pinagmasdan siya nito at hinaplos-haplos ang kaniyang buhok. I want you to be the beautiful lady that you are, anak. Napangiti siya. Sigurado akong bagay na bagay yan sa mga paa mo. Dagdag pa ng ina at ngumiti. Salamat, Mama. Sa gabing yun, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamaganda, Jewel. Bago ito tumayo ay hinalikan siya nito sa pisngi. Napaharap siya sa salamin. Titiisin niya ang katinang brush at amoy ng foundation para hindi naman siya magmukhang bagong gising sa oras na dumalo siya sa party. Lalo na sa mga mata ng kanyang matalik na kaibigan. Ang tagal naman ng JD na yun. Naiinip na bulong ni Steven at muli niyang sinulyapan ang suot na relo. Mas lalo niyang naalala ang kaibigan dahil suot-suot niya ang relong inirigalo nito. Steven, sino pa bang hinihintay mo? Halos lahat ng empleyado at mga bisita nandito na. Bulong ni Enrico sa anak. Si JD papa. Nag-aalala ang sagot pa rin niya. Napangiti ang matandang lalaki. Sa dami ng babae ngayon sa loob ng hall, si Jewel pa rin ang hinahanap mo. Naringgan niya ang panunukso sa himig ng ama kaya't nagtataka niya itong nilingon. Tinutokso niyo ba ako kay JD? Walang ideya niyang tanong. Umakbay si Enrico kay Steven. You know what, son? I really like Jewel for you. Bukod sa matagal nang magkakaibigan ng pamilya natin, she is wife material. Dad, mas husband material si JD. Alam niyo naman kung gaano kabros ko yung babaeng yun. Hindi siya magkakagusto sa akin at ganun din ako sa kanya. Hindi ako may in love sa best friend ko. Pagkasabi ng katagang yon, ay binato niya ang tingin sa entrada ng hall. Doon natigilan si Steven. Naroon ang isang babaeng nakasuot ng mahaba at manipis na kulay puting bestida. Nakatali ng malinis ang itim at maikli nitong buhok. Lalong umangat ang maliit at maamo nitong mukha sa koloreteng nakalagay dito. Halos lahat ng mga tao sa Villanueva Company Party ay nasa bisita ang atensyon. Ni hindi magawang lunukin ng binatang CEO ang laway habang ngayon ay marahan na naglalakad ang dalaga patungo sa kanya. Sa pagkakataon na ito ay dahan-dahan ang oras. Ganoon na rin ang pag-ikot ng mundo niya. Aray ko! Usal na reklamo ni Jewel dahil sa hirap sa paglalakad. Humawak agad siya sa braso ni Steven nang makalapit sa kaibigan. Ang sakit na ng paa ko! Patuloy niya habang nakataas ang isang binti at pilit na inaabot ng kamay ang suot na glass shoes. Napahinto siya at marahang inangat ang mata. Hoy, Steven! Kaharap niya ang tulalang binata. Hoy! Mahina itong sinampal ni Jewel. Hindi kita nakilala, Jewel. Bati ng nakangiting si Enrico mula sa likuran ng anak. Tito, good evening po.
Nahihiya siyang bumeso rito. Kung hindi pa nagsalita ang kaibigan ng ama, ay hindi niya ito mapapansin. Nakatuto kasi ang mga mata niya sa kanyang best friend. You're so beautiful, Jewel. Puri pa nito. Bumitaw siya kay Steven at dinerecho ang likod. Doon lang niya napansin na lahat ng mga mata ay sa kanya nakatuon. Steven, nalunok mo ba ang dila mo? Mahinang tanong ni Enrico sa anak. Nilinis agad ni Steven ang lalamunan. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya akalain na mag-aayos ang kaibigan at magiging ganito kahali-hali na. Matuloy niyang pinilig ang ulo. Kailan pa niya nakitang magandang babae ang best friend? Ang tagal mo. Pinitik niya ang tenga ng kaibigan nang makabawi sa pagkabigla. Inilayo ni Jewel ang ulo. Nahirapan kasi akong maglakad. Reklamo niya. Hinagod ni Steven ang tingin ng dalaga bago napatingin sa paligid na sa kaibigan niya lahat nakatitig, lalo na ang mga lalaking empleyado ng kumpanya. You look good anyway. Mahina niyang aniya. Ano? Tanong ni Jewel nang hindi marinig ang sinabi ng binata. Sir, magsisimula na po tayo. Aniya ng event coordinator. All right. Sagot niya. Nang maglakad para pumunta sa stage, ay hindi niya napigilang lingunin si Jewel. Kaunting speech lang ang nagawa ni Steven. Kahit na napakarami niyang gustong sabihin, parang nawala siya sa sarili, buhat ng makita ang kaibigan. At ngayon natanaw niya ito sa stage habang nasa lamesa ito, nararamdaman niya ang hiya na noon at hindi kailanman dumapo sa halos 27 taon nilang magkakilala. Agad niyang tinapos ang panimulang bati at nagmamadaling bumaba sa entablado. Ang bilis naman ng speech mo? Bungad ni Jewel habang may laman pa ang bibig ng pagkain. Hindi ka naman nakikinig. Nasa pagkain ang atensyon mo. Inis na sagot niya rito. Konswelo ko na lang to sa party mo, no? Nakakapagod at nakakagutom kayang maglakad. Tumayo, magsuot ng bestida at magsuot ng heels. Sino ba naman kasi nagsabi magsuot ka ng ganyang klase ng damit? Ginagaya mo pa kung paano magdamit ang ibang babae riyan. Napatingin si Jewel sa sarili. Pansin niya karamihan ay bestida rin ang suot. Iba't ibang kulay at estilo lang. Kung may pinagkaiba man, ang mga ito'y wala nang tinatago sa katawan. Steven! Shara! Napaseryoso siya nang magbeso sa harapan niya si Steven at ang bagong dinidate nito. Congrats! Bati ng babae. Wala siyang masabi sa itsura nito, sa hubog ng katawan at sa ganda. Hi, Jewel! Plastic ang naging ngiti niya. Excuse us, JD. Babati lang kami kay Dad. Sure, sige lang. Sagot niya at tumungga ng wine glass. Umikot ang mga mata niya nang tumalikod ang dalawa. Sinundan niya na lang ng tingin ang mga ito. Sa bagay, bagay na bagay naman talaga si Steven at Shara sa isa't isa. Para itong isang prinsipe at prinsesa. Gusto niyang matuwa. Tumalon sa saya para sa matalik na kaibigan. Pero bakit hindi yon ang naramdaman niya? Bakit hindi niya magawang umiti at maging maligaya para sa kaibigan? Jewel? Huminto ang dalaga sa pagkuha ng dessert sa hanay ng mga pagkain. Anthony? Yes, ako nga. How are you? Masaya silang nag-appear ng binata at nagyaka pa. Nakahawak ito sa magkabilang braso niya habang namamangha siyang pinagmamasdan. Is that really you, Jewel? Hindi kita nakilala agad. Buti nalang lumapit ako. Nakaligo lang ako kaya gantong itsura ko. Birong sagot niya. So, how's life? Tanong ng dating kaklase sa kolehiyo na si Anthony. Bukod kay Steven ay isang binatang ito sa malapit sa kanya. Mas madala silang magkasama sa university dahil magkaiba sila ni Steven ng kinuhang course noon. Si Anthony ang lagi niyang katabi sa classroom at partner sa mga school activities. May shoe business ako sa isang mall. Ikaw? Magkasabay silang naglalakad nito. Well, after makabalik ako sa Pinas, pinahawak na sa akin ng mami ko yung restaurant namin.
dito ka na mananatili sa bansa? Yeah, I'm staying here for good. Baka naman pwedeng masilip ang shoe store mo. Walang problema. Bukas na bukas magpunta ka sa Ville Mall. Sa ground floor ako, katabi ng isang eye care clinic. Tumango si Anthony habang nakangiti. Nang mapatingin si Jewel, ay muli siyang umapir sa kaibigan. JD. Huminto siya sa pagnguya nang dumating si Steven. Seryoso nitong sinulyapan ang katabi niya. Si Anthony, siya yung kaklase ko nung college tayo. Yung lagi kong kinukwento sa'yo. Tumayo pa siya at lumapit sa CEO. Si Steven, best friend ko. Kumusta, Steven? Kanina pa kita hinahanap sa loob. Nagsisimula na yung party. Seryosong baling nito sa kanya at hindi pinansin ang pagbati ni Anthony. Naging ilang ang ngiti ni Jewel nang sulyapan ang nakalahad na kamay ng dating kaklase na hindi pinagkaabalahang pansinin ng kaibigan. Hindi naman ako nagiinom kaya dito na lang ako. No, you should come inside. Hinawakan ni Steven ang pulsuhan ng dalaga. Tara na. Teka lang, isama natin si Anthony. Nagawa pa nitong hilahin ang sinabi nitong kausap na lalaki para makasabay sa kanila. Magkakaharap sila sa isang mesa. Sa paglalim ng gabi ay nagsimula nang umalis ang ilang may edad na empleyado ng Villanueva Company. Ang naiwan na lang sa hall ay ilang mas bata na nag-i-enjoy sa tugtugan at inuman. Akbay-akbay naman ni Steven ang katabing si Shara. Surang-sura siya sa mga ito kaya't minabuti niyang tingnan ang katabing si Anthony. Malakas ka palang mag-inom. Anya nito nang magsalin siya ng wine. Hindi naman, sakto lang. Samahan mo naman ako. Ang tagal nating hindi nakita. Inabutan ito ni Jewel ng baso. Nakangiting kinuha yon ng dating kaklase. At pinagbangga pa ang mga baso nila. Napairap si Steven. Umiling pa siya bago itinapon ang atensyon lagpas sa mga ito. Steven, kanina ka pa umiinom. Puna ni Shara. Party to Shara. We can drink all night. Isa pa, pwede naman tayong matulog sa mga kwarto ng hotel dito. I booked the entire hotel. I can't sleep here. Maaga pa ako sa trabaho. Napatingin silang lahat ng marinig ang akmang pagsusuka ni Anthony. Agad na nakaalalay si Jewel sa dating kaklase. Ayos ka lang? Naka-anim na baso ka palang nagsusuka ka na agad. JD, where are you going? Napangat pa si Steven mula sa pagkakaupo. Ilalabas ko lang to at baka magkalat pa rito sa hall si Anthony. Napatingin siya sa kamay ng kaibigan na nakakapit sa braso ng bisita dahil pilit itong itinatayo ng dalaga. Namimilog ang butas ng ilong niya. Akma siyang tatayo nang pigilan siya ni Shara. Hayaan mo na sila. Kaya mong magmaneho? Tanong ni Jewel sa katatapos lang na magsuka na si Anthony. Naroon sila sa gilid ng sasakyan nito. I think so. Pinag-aralan naman niya ang anyo ng kaklase. Malabong ligtas itong makauwi. Nilingan ng dalaga ang hotel kung saan iniwan ang best friend. Sige, sandali lang. Babalikan ko lang si Steven sa loob. Kahit mahirap maglakad si Jewel dahil sa suot na sandals, ay binilisan pa rin niya ang paglalakad. Steven! Naroon pa rin ito sa katabi ni Shara. Umupo ka na. Anya nito na medyo malamlam na ang mga mata at namumula na ang magkabilang pisngi. Kilala niya ang best friend. Mahina rin ito sa alcohol kahit madalas mag-inom. Iahatid ko muna si Anthony. Babalik na lang ako. What? Agap ni Steven habang lukot na lukot ang noo. Inalis pa nito ang braso sa silya ni Shara. Hindi na makakapagmaneho yon. JD, hindi dapat ikaw ang mag-uwi sa kanya. At bakit naman hindi? Mabilis niyang tugon. Dahil ikaw ang babae. Diretsong sagot ni Steven. Hindi ikaw ang dapat. Napangisi si Jewel. Talaga ba? Nakalimutan ko. Babae nga pala ako. Sarkastikong wika ng dalaga. Pinagmamasdan siya ng binata. Walang mali sa gagawin ko. Kaibigan ko si Anthony. Wala namang batas na nagsasabing ang mga lalaki lang ang pwedeng maghatid. Kaya wag mong gawing big deal to. Eh di bahala ka sa buhay mo. Asar na sagot nito.
Talaga? Palaban niyang giit. Huwag ka nang bumalik. Umuwi ka na kasama yung... Hindi matapos-tapos ang sasabihin ni Steven dahil sa gigil. You can go, Jewel. Ibibilin ko na lang siya sa sekretary niya. Singit ni Shara. Tinitigan niya ito. Uuwi na rin kasi ako. Magpapatulong na lang ako ang dalhin siya sa suite niya. Bahala kayo sa buhay niyo. Naiinis na tinalikuran ni Jewel ang dalawa. Humahaba ang nguso niya habang palabas ng hall. Steven, stop it! Let me go! Lasing na iniiwas ni Steven ang basong may lamang alak. Siya na lang at si Shara ang naiwan sa party. Halos mangudngod ito sa ibabaw ng mesa. Napipiko na tumindig si Shara dahil halos may ilang oras na niyang pinipigilan ng binata na tumunggapan ng alak. Simula nang umalis ang kaibigan nito na si Jewel, ay hindi na ito tumigil sa pag-inom. Nasaan ba ang sekretary mo? Umalis ang dalaga para hanapin ang sekretarya nito, habang si Steven naman ay hindi makatayo dahil sa kalasingan. Pabiling-biling ang ulo ng CEO hanggang sa maramdaman niya ang pag-alis ng kumot sa katawan. Napamulat ang binata. Naroon ang maputing likod ng babae. Pinilit niyang buksan ang mga mata at kahit mabigat ang katawan ay sinusubukan niyang bumangon. Sandali! Hindi nagawang habulin ng kamay niya ang kumot at ang balikat ng babae. Nagmamadali itong nagpulot ng damit at sandalyas. Sandali lang, miss! Akma siyang tatayo ng mapatakip sa sarili. Wala siyang kahit anong suot. Miss! Sandali lang! Sigaw niya habang tinatanaw ang babaeng palabas na ng pinto. Hinablot niya ang isang tuwalya. Nang makatayo at kusa siyang napahinto, naroon ang isang pares ng sandalyas. Napatitig si Steven sa naiwan ng babaeng naka one-night stand. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa kwarto. Pero natatandaan niya ng malinaw ang nangyari kagabi sa pagitan nila ng babaeng may-ari ng sapin sa paa. Napahinga siya at kinuha ang bagay na naiwan ng istrangherang nagbigay sa kanya ng hindi malilimutang karanasan. Hindi lang basta init ng katawan, may higit pa roon. May gusto pang sabihin sa kaniyang sariling puso na mabilis ang tibok ngayon. Where's JD? Humahangos pa si Steven nang pumasok sa shoe store ng kaibigan. Wala pa po, sir. Tugon ni Ken. She should be here by now. San ba nagpupunta ang babaeng yun? Inis niyang tanong sa sarili bago sinulya pa ng suot na relo. Kilala niya ang best friend. Mas nauuna pa nga itong tumilaok kesa sa manok. Ang tindahan nito ang kauna-unahang nagbubukas sa mall nila. Baka na kay Anthony na naman yun. Dagdag pa niya. May ilang minutong naghintay si Steven. Ni hindi siya makaupo dahil sa paghihintay. Gusto niyang magtanong kay Jewel sa nangyari kagabi. Baka may alam itong babaeng kasama niya bukod kay Shara. Labis pa sa 100% siyang sigurado na hindi si Shara ang babaeng nakasiping niya. Hindi niya nga alam kung paano nakauwi ang dalagang yon. Ibang babae ang nagisnan niya kaninang umaga at kailangan niyang makilala kung sino yon. JD. Nagulat pa si Jewel nang salubungin ang nagmamadaling si Steven. Para siyang napaso nang hawakan ito ang magkabilang braso niya. Ano ba? Malakas siyang pumiksi. But late ka. Bakit, boss ba kita? Nilagpasan niya ang binatang parang tarantang-taranta. Nagtungo siya sa counter. Sinundan naman siya nito. I have to tell you something. Ano? Kunyaring inayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. JD, I had a one-night stand. Napahinto si Jewel. Matigas pang napalunok ang dalaga. Did you hear me? I had a one-night stand. Kinuha niyang isang notebook at nagpunta sa isang shelf ng sapatos. Sumunod pa rin sa kanyang makulit na best friend niya. A one-night stand, JD. Pangatlong ulit nito. Kailangan paulit-ulit, Steven? Ano bang bago doon? Hinawakan siya nito sa braso at pilit na iniharap. Inilayo ni Jewel ang mukha nang humarap sa CEO. This one is different. Paanong iba?
Malikot ang mga tingin niya habang sinusundan ang mga mata ni Steven. I don't know, but she's a very unusual woman. At alam ko ang naglalaro sa hindi. She did not do it just for fun. And even though I was drunk then, I knew I was the first. Naging mahina at mababa ang tono ng binata. Dahan-dahang tumatango-tango si Jewel. Oh, bakit akong kinakausap mo? Anong connection at magagawa ko sa babaeng tinutukoy mo? Takang tanong ni Jewel. Binitawan siya ng best friend. Humarap ito kung saan na parang nag-iisip. Cause I don't know her. Napakurap ang dalaga. Nilingas siya ni Steven. Even her name. I just remember the feeling. Ang bastos mo! Umiwas agad si Jewel. Mali ka nang iniisip. It's not like that. I know it's more than the call of flesh. Pakiramdam ko may malalim kaming koneksyon sa isa't isa. That's why I need to find her. Paano? Natigilan si Steven. Paano nga ba? Hindi pwedeng basta na lang magbigay ng copy ng CCTV video ang hotel para lang tingnan niya ang babaeng nakasiping. Alam mo, kalimutan mo na lang siya. Katulad ng lagi mong ginagawa sa mga babaeng nakaka-one-night stand mo. Akma siyang hahakbang ng hilahin ni Steven ang likod ng suot niyang malaking kamiseta. No, not this time. Kailangan ko siyang makita. Determinadong wika ng binata. Nahanap na niya ang babaeng kulang sa kanya, kaya kailangan niya itong makilala para panindigan kung ano man ang nangyari sa kanilang dalawa. Eh paano nga? Hindi mo naman nakita ang mukha niya, ni hindi mo nalaman yung pangalan. I have her shoe. Mabilis na luminga si Jewel kay Steven. The other pair of her blue glass shoes. Naiwan niyang suot niyang sapin sa paa. Gagamitin ko yun para makilala siya. Siguradong nasa kanyang isang pares nun. At kung hindi siya magpapakilala, gagawa ako ng paraan. Ano namang paraan? Ngumiti si Steven. Mabilis na bumaba ng scooter motor si Jewel. Kung hakbangin niyang baitang ng hagdan bago makapasok sa building ng Villanueva Company ay para siyang isang higante. JD! Hinihingal siyang nagtungo sa binatang nakaupo sa dulo ng lamesa. Nasa gitna ito ng malaking lobby ng kumpanya. Anong emergency? May nangyari ba sa'yo? Sinipat siya ng tingin ni Steven. Wala namang sugat ito o kahit ano. May nangyari ba sa kumpanya? Binalikan niya ng tingin ng kaibigan na tumawag sa kanya na parang kanina lamang ay naghihingalo na ang boses. Wala naman. Casual na sagot nito. Anong meron? Inakbayan ng binata si Jewel at iniharap sa mga empleyadang babae. Tulungan mo kung hanapin kung kanino magkakasya ang glass shoe na ito. Napatingin siya sa mesa. Nakapatong pang isang pares ng sapin sa paa sa ibabaw ng isang maliit at mabalbo na una na parang pagmamayari ng isang prinsesa. JD, naisip ko kasi na company party yun, hindi ba? Inilapit pa siya nito para bulungan. Maaring isa sa mga babaeng nandito ang naka-one-night stand ko. Nahihiya lang umamin. Kaya lahat ng single ladies sa mga department, pinababa ko sa lobby para magsukat ng sapatos. Kaya kita tinawagan and you're here to help me. Tumirik at bumagsak ang mga balikat ng dalaga. Sa dami ng babaeng narito ay baka sa isang linggo pa sila matapos. Nagkatinginan sina Jewel at Steven. Nasa harapan nila ang may kataba ang staff ng finance department. Pinipilit nitong ipasok ang kaliwang paa sa asul na sandalyas. Napahawak ang binata sa batok. Sinulyapan pa niya ang pilang nauubos. Kung hindi masikip, maluwag naman. Yung iba hindi pa nasusukat, sa mga mata pa lang niya ay hindi nakasya. Hindi rin kasi pangkaraniwan ang sukat ng paa ng may-ari ng sapatos, kaya napakahirap hanapin ang tutugma at eksaktong paa rito. 1, 2, 3! Hirap na bilang ni Jewel habang nakaupo sa sahig at hinuhubad sa matabang babae ang sandalyas na nastuck sa paa nito. Sa isang malakas na hatak ay nahubad din niya. Napahiga pa siya habang hinihingal. Mahirap talaga pag may konsensya ka pa sa kaibigan mong nanghihingi ng tulong. Uuwi na ako. Teka lang, JD. Isunot na niya ang helmet at inihanda ng sarili sa pagmamaneho.
Humarang naman si Steven sa dalaga. Sandali na lang, JD. May isa pang linya. Tulungan mo naman ako. Alam mo, Steven, nagsasayang ka lang ng oras. Walang kakasyang paa sa mga empleyado mo sa sapatos na yon. Napakunot noo ang CEO at napaseryoso. Bakit siguradong sigurado ka? Humigpit ang kapit niya sa steering wheel ng kaniyang motor. Ibinaling pa ni Jewel ang tingin sa ibang dako. Dahil naubos na natin yung mga nakapilang babae. At yung isang natitirang pila, Steven, Diyos ko, mga senior staff na yun ang kumpanya mo. I just want to try JD. Gusto ko talaga siyang makita at makilala. And you're the only one who can help me. So please, stay with me. Samahan na tulungan mo kung mahanap siya. Pagod na pumasok sina Steven at Jewel sa opisina. Kaswal at pagod na ipinatong ng dalaga ang isang pares ng sapatos sa ibabaw ng mesa niya. Wala talaga. Walang kumasyang paa. Kung ganon, sino yon? Kung hindi empleyado ng kumpanya, sino pa bang invited sa company party? A guest? Napapikit ang binata. Inisip niya ang mga binigyan ng invitations. Alam niyang karamihan ay nasa business line din tulad niya. Nang magmulat ay nakita niyang kinuha na ng dalagang helmet nito. Saan ka pupunta? Hello, Steven Mark Villanueva. May sariling buhay din ako, no? Aba, hinapon ako sa panonood ng ingrown ng mga empleyado mo. Okay, for today, time out na muna tayo. Saan mo gustong kumain? Libre ko. Tumayo pa siya at kinuha ang wallet. Pass muna. Sagot ng kaibigan ng isuot ang helmet. Bakit? Day off mo naman hindi ba? Sarado ang shop mo. Magkikita kami ni Anthony. Ililibre niya ako. Sa susunod na lang. Bye. Naiwang nagkiskisa ng ngipin ni Steven. Talagang pinili niya yung makasama kaysa sa akin na best friend niya? Mahina niyang paghihimutok. Napatingin pa siya sa mesa. Sa frame na may picture nilang dalawa ng matalik na kaibigan. Naiinis niyang itinaobang picture frame. Jewel! Natigilan pa ang dalaga nang makita sa sala si Steven, katabi ang ina. Kanina ka pa hinihintay ni Steven. Aniya naman ang kaniyang ama. Mukhang ginagabi ang best friend ko ah. Nababasa niya ang inis sa ngiti nito nang tumayo. Napasarap sa kwentuhan. Ma, pa, akit na ako. Ipinagpatuloy niya ang paglakad. So, saan kayo nagbanding ng balikbayan mong kaklase? Bakit ba nandito ka? Wala ba kayong lakad ni Shara? Isinarado na ni Jewel ang pinto ng kwarto. Bumukas muli ito dahil kasunod niyang pumasok si Steven. Matutulog na ako. Umuwi ka na sa inyo. Pagtataboy niya rito. Sanay naman siyang nasa loob lang sila ng iisang kwarto. Dahil nga magkaibigan sila simula pa noon. Ordinaryo at normal lang sa kanila ito. Pero sa pagkakataon na ito, kakaiba. May hindi siya maipaliwanag na kaba. Ano bang ginawa niyo? Bakit kayo inabot ng gabi? Tanong ni Steven habang nakasandal sa pinto. Ano ba yung pinagtatanong mo? Tumalikod na ang dalaga at hinubad ang suot na polo na nakapatong sa suot niyang blouse. Bakit? Hindi na ba kita pwedeng tanungin? JD, best friend mo ko. Paalala ng binata. Busy ba si Shara at ang tahimikong buhay ang ginugulo mo? Hindi na kami nagkita pagkatapos ng company party. Dahan-dahan siyang napalingon sa kaibigan. Hindi ako naging fair sa kanya kaya mas mabuting itigil ko na. Seryosong tugon ni Steven. Ganun ka talaga kaseryoso sa babaeng naka one night stand mo? Yes. And I won't stop until I find her. Bakit? Tinitigan niya si Jewel na katulad niya ay naging seryoso na rin. Gusto ko siyang makilala. I believe she's worth it. Natigilan sandali si Jewel at lumamlam ang mga mata. Teka nga, huwag mong ibahin ang usapan. San kayo galing ni Anthony? Nagbalik ang inis niya nang maalala ang kaklase ng kaibigan. Sa restaurant niya, nilibre niya ako. Sinimula ni Jewel na pulutin ang ilang damit niyang nagkalat. Naningkit ang mga mata ni Steven habang pinagmamasdan ito. Bakit? Wala ka bang pera kaya nagpapalibre ka? Kusa niya akong nilibre. Gano'n ba kayaman yung Anthony na yan? Kaya rin naman kitang itreat.
kahit sa expensive restaurant pa. Ako ang best friend mo. Dapat akong kasama mo. Tayo kayang magkaibigan. Nagtatampong himig ng binata. Hindi ko sinabi sa iyo yan nang hinayaan mo akong unang umuwi at hinintay mo si Shara. Walang emosyong pumihit muli si Jewel. Nagtama ang mata nilang dalawa. Hindi lang ikaw ang tao sa buhay ko, Steven. At saka isa pa, hindi na rin tama na pumapasok na lang basta sa kwarto ko. Babae pa rin ako. Baka nakakalimutan mo. Napatingin sa paligid si Steven bago sa dalagang nasa harap niya. Hindi pwedeng lagi tayong magkasama. Siguro nung mga bata pa tayo, pwede pa. Pero ngayon na tumatanda at nag-iiba ng mundo nating dalawa, masanay ka na. Hindi tayo mag-asawa na habang buhay magsasama. Hindi siya makangisi. Tumangot-tango na lang siya dahil sang-ayon na tama naman ang lahat ng kaniyang kaibigan sa sinabi. Hindi niya lang maiwasang masaktan na marinig dito ang katotohanan na kinakatakutan niya. Nadarating ang araw na may sari-sarili na silang buhay na tupagin at uunahin. Hindi niya basta pwedeng akbayan at hatakin ng best friend kung saan. Hindi pa man nangyayari yun, nasasaktan na siya. Parang ngayon pa lang hindi na niya matanggap ang katotohanang magkakahiwalay at magkakalayo silang magkaibigan. May mundo itong paiikuti na hindi siya kasama. Napahawak sa tiyan si Jewel. Umaahon ang sikmura niya. Agad siyang tumakbo sa CR. Saktong inabot siya ng pagsuka sa toilet bowl. Ayos ka lang. Naroon at alerto si Steven sa tabi niya. Hinahawi ang buhok niya at hinahaplos-haplos ang likuran. Umupo ka muna. Alalay ni Steven ang dalagang umupo sa kama matapos sumuka. Tatawagin ko lang si Natita. Huwag na. Nilingon siya ng binata. Nakangiwi pa rin siya at hawak ang tiyan. Baka hindi lang ako natunawan sa kinain ko sa restaurant ni Anthony. Anthony na naman. Napipikon at naririndi na sagot ng best friend. Naiinis nitong kinamot ang likod ng tenga. Wala talagang maambag sa'yo yung mabuti. Gusto ko nang magpahinga, Steven. Fine. At mang-aalalayin niya si Jewel para humiga pero tiningnan siya nito. Kaya ko na. Iwan mo na lang ako. Sa pagkakataon na ito, may gumuhit na sakit sa kaniyang puso. Darating pa lang panahon na hindi na siya kakailanganin ng matalik na kaibigan. Ito na ba yung lahat? Yes, sir. Halos matunaw na ang papel na pinagmamasdan ni Steven. Hiningi niya ang listahan ng mga bisita noong nakaraang company party. Sa halos 50 na mga pangalan ay wala talaga siyang maisip na iba. Kalahati naman doon ay mga babae. Sure ka? Ulit pa niya sa sekretary. Yes, sir. Malalim siyang nag-isip hanggang sa napatitig siya sa pangalan na nasa unang listahan. Imposible namang si JD. Kausap niya sa sarili. Bukod sa imposibleng may mangyari sa kanilang dalawa, kailanman ay hindi niya matandaang may ganong klase ng sapatos ang kaibigan. Kaya masyadong malabo at imposible yon. Okay ka lang ba? Oo, puyat kasi ako. Umupo ka muna. Iginiya ni Anthony si Jewel na umupo. Bigla na lang kasing nahilo ang dalaga. Buti at naroon ang kaklase at naalalayan siya agad. Heto. Inabutan siya nito ng isang bote ng tubig. Salamat. Gusto mo ihatid kita sa inyo? Isarado mo muna tong shop mo. Hindi pwede. May darating ako mga basketball player na client ngayon. Kailangan nila ng sapatos para sa tournament nila. Mahilo-hilo pang paliwanag ng dalaga. Sige, dito muna ako. Absent si Ken, diba? Tumango lang si Jewel. Nang maging maayos ang pakiramdam ay saktong dumating ang mga manlalarong hinintay. Katulong si Anthony ay inasikaso nila ito sa mga sapatos na bibilhin. Napako ang mga paa ni Steven. Naroon ang ilang matatangkad na lalaki sa loob ng shop ng best friend. Napapalibutan pa ng mga ito ang dalaga. At nang maglakad ay mas nalukot ang mukha niya ng alalain ito ni Anthony. Hindi siya napansin ng mga ito hanggang sa magtungo siya sa counter. Sunod-sunod ang mga player na kliyente nito. Napatingin ang lahat kay Steven sa agaw pansin itong paglinis ng lalamunan. Ang isang kamay ay nasa bulsa at ang isa naman
ay nakayukom na nakatapat sa bibig. Dire-diretso siya kay Jewel. Walang abog siyang nakipagsiksikan para palitan ang kaklase nito sa tabi ng dalaga. Ang daming customer. Bati ng binata pagkatapos sinulyapan ang mga kaharap na manlalaro. Mukhang kanina pa kayo rito. Sapatos ba talagang tinitingnan nyo? O baka iba na? Tiningnan niya ang best friend. Nakita pa niya ang polo nitong nakababa sa bandang braso. Kita niyang makinis at maputi nitong balikat. Galit niyang itinaas ang suot na polo nito. Yan na bang nabili niyo? Akin na. Mabilis na kinuha yun ni Steven at pinaglalagay sa loob ng kahon. Walang nagawa ang mga lalaki at nagbayad na kay Jewel. Nagtitimping nagtungo sa card machine ng dalaga. Tutulong sana siya sa paglalagay ng binili ng mga ito sa kahon at paper bag ng kunin niyo ni Anthony. Ako na. Salamat. Ngumiti ang dating kaklase. Nag-aarko ang mga kilay ni Steven nang tumabi sa kanya si Anthony. Nang magsimula itong gawin ang ginagawa niya, ay mas naging mabilis ang kilos niya. Lalo nang mapansing nanunood si Jewel. Nakipagkompetensya ang binata rito sa pabilisan. Tinanaw niya na lang ang mga basketball player nang lumabas ng shop. Ikaw, alis na. Baling niya kay Anthony. Tumigil ka nga. Siniko siya ng kaibigan. Hindi ako makakaalis. Masama kasi ang pakiramdam ni Jewel. Muntik na siyang mag-collapse kanina. Talaga? Ayos ka lang? Automatikong hinarap ni Steven ang dalaga. Hinagod niya ng tingin ng kaibigan mula ulo hanggang paa. Hinawakan niya rin ang kamay nito pero mabilis din itong bumitaw. Okay lang ako. May kailangan ka ba? Alam mo, lagi mo nalang nararamdaman yan. Nung kahapon na tumawag ako sa'yo, sabi mo, nahihilo ka. Magpa-check up ka na kaya baka anemic ka. Alam mo, sabihin mo na lang kung bakit ka nandito. Kung hihilahin mo na naman ako kung san-san, pass muna. Nagkatitigan sila. Kung hahanapin mo na naman yung may-ari ng sapatos, pakiusap kahit ngayon lang. Huwag akong istorbohin mo. Maaga ko rin isasara ang shop. Ano, may kailangan ka pa? Napalunok na lang si Steven bago umiling. Pwede ka nang umalis. Anthony, tulungan mo naman akong isara ang shop. Sinilip nito ang kaklasing nasa likuran niya. Sure, tara. Napatitig na lang kung saan si Jewel nang lumabas at lagpasan siya ng best friend. Mabigat ang puso niya sa ganitong pagtrato sa kaibigan. Pero dapat ngayon pa lang ay magbigay na siya ng espasyo sa kanilang pagitan. Napagtanto niyang hindi na sila mga bata. Kahit mahirap, ginagawa niyang lahat para hindi mapalapit dito ng husto. Alam niyang darating ang panahon na magkakaroon ito ng sariling pamilya. Paano siya? May iwan na lang mag-isa. Hindi niya gustong maghintay sa taong hindi naman siya nakikita o maging sapat na sasamahan lang siya dahil walang pagpipili ang iba. Nakatitig si Jewel sa kalendaryo na nasa ibabaw ng mesa. May mga luha na siya nang itipa ang numero ng dating kaklase. Hello, Anthony. Busy ka ba? Naiiyak niyang tanong. Hinawakan nito ang kamay niya ngayon na magkaharap sila sa shoe store. Subukan mo lang, Jewel, para malaman mo na. Hindi naman kasi normal ang nararamdaman mo. Natatakot ako. Sagot niya. Jewel, kailangan mong harapin ang takot mo. Napatitig siya sa mata ni Anthony. Ito na lang talagang naisip niyang taong pwede niyang pagsabihan at damayan siya sa gumugulo sa isipan niya. Alam niyang hindi pa niya kayang sabihin sa ama at ina, lalong-lalo na sa matalik na kaibigan. Halos matunaw ang isang pares ng sapatos sa ibabaw ng mesa ni Steven. Pinagkatitigan niya yon. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikilala ang may-ari nito, ang babaeng naka-one-night stand niya. Gusto na lang niya minsang sumuko, pero may kung anong pumipigil sa kanya. May kung anong nararamdaman siya para kumapit sa pag-asang matatagpuan niya ang babaeng hinahanap. Kinuha niya ang cellphone. Nakailang ring ang nasa kabilang linya pero wala pa ring nasagot. Simangot na simangot ang mukha ni Steven nang tingnan ang screen ng cellphone. May isang daang tawag na yata siya sa best friend niya na hindi nito sinagot.
Huling beses niyang nakita ito nung araw na masama ang pakiramdam nito. Kapag pumupunta naman siya sa mall, maaga palang sarado ng store nito. O kaya naman, si Ken ang nagbabantay. Sa bahay naman ng kaibigan, ay lagi itong nasa kwarto. Kwartong hindi niya kasual na mabisita ngayon. Sa hindi niya malamang dahilan pakiramdam niya, umiiwas sa kaniyang best friend. Hindi niya alam kung may nagawa ba siya rito o baka may problema itong dala-dala. Isa lang ang malinaw sa kanya. Gumagawa na si Jewel ng harang sa pagitan nilang dalawa. At kung hahayaan niya lang na tumaas ng tumaas ang pader na naglalayo sa kanilang dalawa, ay hindi na niya ito makikita. Agad na tumindig ang binata. Iyon ang hindi niya hahayaan. Itinulak ni Steven ang pinto. Sir, si JD. Bungad niya agad sa assistant ng kaibigan. Hindi raw ho makakapasok. Bakit daw? Ilang araw na ho kasing masama ang pakiramdam ni Ma'am Jewel. Nagsusuko at nahihilo po. Lumabas agad ng shoe store si Steven. Hello, tita. Yes, iho. Nasa bahay ho ba kayo? Nasa bakasyon kami rito sa probinsya dahil birthday ng kapatid ko. Talaga ho? Kailan pa kayo nariyan? Halos 1 week na. May problema ba? Wala naman ho. Enjoy ho kayo riyan at ingat po. Patakbong nagtungo sa kotse ang binata. Napatingin pa siya sa sapatos na nasa passenger seat. Umiling siya. Sa pagkakataon na ito, masuunahin niya ang matalik na kaibigan. Ilang beses siyang nagdoorbell sa bahay ni Jewel, pero ni anino nito, wala. Sinubukan niyang tawagan ng number nito ang kaso, hindi talaga ito sumasagot. Tirik na tirik ang araw habang nasa labas siya ng gate. Hindi niya alam kung saan itatapon ang tingin. Wala siyang maisip na pwedeng puntahan at samahan ang best friend. Alam niyang siya lang ang pinakamalapit dito. Hanggang sa sumagi sa isip ni Steven si Anthony. Nagtanong-tanong siya kung saan ang address ng restaurant nito at kahit may kalayuan ay nagbiyahe siya. Malayo na agad ang tingin niya nang makapasok sa restaurant. Good evening, sir. Any reservation for tonight? Si Anthony. Nandito ba siya? Nasa meeting po, sir. May reservation po ba kayo? May napansin ka bang kasama niya lately? Medyo matangkad, maputi, maikli ang buhok. Babae pero parang lalaki manamit. Paglalarawan niya kay Jewel. Nag-isip ang waitress. Parang meron ho, nung nakaraan. Kaso ho ngayon wala eh. Ganun ba? Hindi nga siya nagkamali na si Anthony ang kasakasama ng best friend habang hindi ito nagpapakita sa kanya. Hindi niya alam kung selos pa ba bilang isang kaibigan ang nararamdaman niya. You're unfair, JD. Kausap ni Steven sa sarili nang makalabas ng restaurant. Tingin niya tuloy sa sarili isang walang kwentang kaibigan. Kung may problema ito, dapat siya ang lapitan nito. Dahil siya, walang pagdadalawang isip niyang pipiliin si Jewel sa kahit na sino kung may problema man siyang dinadala. Mas gusto niya itong kasama sa mga panahon na nahihirapan siya. Kaya bakit ang matalik na kaibigan, hindi siyang nilapitan? Natigilan si Steven ng matuon ang mga mata sa pamilyar na motor. Nagtatagisa na mga ngipin niya. Ganoon na rin ang mga ugat niya sa braso, pababa ng kamao. Sir! Pigil-pigil ng waiter si Steven nang pumasok dire-diretso sa restaurant. Tinutungo niya ang isang pinto na siguradong office ni Anthony. Sigurado siyang kasama nito ang best friend niya sa loob. Sir, bawal ho kayo rito. Walang magawa ang waiter sa pagpigil sa kanya. Luminga si Jewel sa pinto. May narinig siyang mga boses at nanunuot ang pamilyar na tinig sa kanya. Steven? Tanong niya. Saan ka pupunta? Pinigilan siya ni Anthony na tumayo. Nasa labas si Steven. Inalis ng dalagang kamay ng kaklase at lumabas ng opisina. Naabutan niya sa labas ang nagpupuyos na matalik na kaibigan. Steven! Lumapit siya agad dito. Anong ginagawa mo? Tanong niya habang hawak ang braso ng kaibigan. Bakit mo ko iniiwasan? Nakatitig siya sa galit at lungkot na mga mata ng matalik na kaibigan.
Bakit mas pinipili mo yung Anthony na yan kaysa sa akin? Ilang taon mo na ba siyang kakilala? Hindi ba ako mas matagal mong nakasama? Nanunumbat nitong tanong. I'm your best friend, Jewel. Nahigit niya ang hininga ng marinig ang pangalan mula sa kaibigan. Tama ka, pero hindi ibig sabihin nun dapat iasa ko na ang buhay ko sa'yo. Natatakot akong makasama ka ng matagal kasi baka masanay ako. Nababasag niyang boses. Naghinang ang kanilang mga mata. At hanap-hanapin ka, Steven. Magkaibigan tayo, oo. Pero alam nating may limitasyon yun. Gusto kong matuto na wala ka. Naging mahinang sad niya. Galit ang mga mata ni Steven nang batuhin ang tingin si Anthony. Eh di sige, sa kanya ka na. Kung hindi nga akong kailangan mo, baka nga siya. Sarkastiko pa nitong litanya. Nagkatitigan pa sila ni Jewel. Hindi ako makapaniwala na kinalimutan mong pagkakaibigan natin nang ganun lang kadali. Magkaibigan tayo at para sa akin mahalaga ka. At sigurado kong uunahin kita sa kahit na sino. Alam kong magkakaroon tayo ng sarili-sarili nating pamilya. Pero alam kong hindi mababago na nang kung anong meron tayo. You disappointed me. Galit na pumiksi si Steven sa kapit ng ilang waiter at guard ng restaurant. Sinulyapan niya si Jewel na tumutulo ang mga luha. Calm down, Jewel. Inalalayan agad ni Anthony ang dalagang umiiyak. Halos masira ang pinto ng kotse ng binata nang isarado yon. Taas at baba ang dibdib niya. Naninikip yon dahil sa sobrang puot. Hindi pa siya ganito kailanman nagalit. Hindi niya matanggap ang katotohanan na mas pinili ng kaibigan niyang iba kesa sa kanya. Nararamdaman niya ang mga luha. Kinontrol niya ang sarili. Kinuha niyang sapatos at mahigpit na hinawakan. Saan ba niya sisimulang maghanap at patunay ng sarili? Mama? Papa? Marahang humakbang si Jewel sa mga magulang na nasa sala. May problema ba? Umupo siya sa isang silya. Magkadaupan ng palad niya habang nagbabadya ang mga luha. Paano ba niya sisimulang sabihin ang bagay na kahit siya ay hindi niya inaasahan? Jewel, magsalita ka. Ano ba yun, anak? Nag-aalala lang tanong ng ginang. Mama, Papa, iyak niya. Tulala si Steven sa loob ng sariling opisina. Ilang linggo nang nakalipas buhat noong huli silang magkita ng matalik na kaibigan. Dahil doon, parang bulang nawala ang gana niyang hanapin ang babaeng may-ari ng sapatos. O kung dapat pa nga ba niya talaga itong hanapin. Mabigat ang loob ni Steven habang naglalakad. Anniversary ng kanilang mall kaya sa ground floor ay may maikli silang programa. Magpapasalamat ang daddy niya sa patuloy na pagsuporta ng mga tao sa kanilang mall. Nakalukip-kip siya habang nasa dulo ng silya. Kahit pigilan niyang sarili, ay may sariling isip ang leeg niyang lingunin ng happy shoes. Saktong palabas doon sina Jewel at Anthony. Banayad pa ang pag-aarko ng mga kilay niya nang masilayang muli ang kaibigan. Nakasuot ito ng bestida at mas mahaba ng buhok. Mas naging babae tuloy ito sa mga mata niya. Hinahangin ang buhok nito, ganun na rin ang bestida. May kung anong dumagan sa puso ni Steven nang masilayan ang ngiti ni Jewel ng alalayan ni Anthony. Mapait siyang napangiti. Saglit siyang nagbalik tanaw. Kailan ba niya inalalayan nang ganito kaginoo ang matalik na kaibigan? Bumalik sa alaala niya kung paano tratuhin ang best friend. Parang kahit sinong babae, magsasawa sa ganoong pagtrato. Nakalimutan niyang alagaan ng tama ang pangalawa sa babaeng pinakamahalaga sa buhay niya. Tama si Jewel. Nakalimutan niyang babae rin ito bukod sa pagiging matalik niyang kaibigan. Malungkot ang mga mata ni Steven habang pinagmamasdan ang dalawa na umupo sa silyang nasa harapan. Kung todo alalay si Anthony kay Jewel, gusto niyang magalit sa binata pero anong karapatan niya? Magagalit ba siya kung ginagawa nito ang pag-aalaga na noon ay hindi niya nagawa? Nakahawak sa tiyan si Jewel nang umupo. Mas lalong naguluhan si Steven. Parang may kakaiba. Parang may mali. Iba ang anyo ng best friend.
Ang katawan nitong manipes ay nagkaroon ng laman at bakit nakahawak ito sa tiyan. May sakit ba siya? Naitanong niya sa sarili at hindi napigilan ang mag-alala. Lumingong magkasunod sina Jewel at Anthony nang batiin ni Enrico na nagsasalita sa stage ang anak nitong si Steven. Kanina niya lang nalaman na naroon pala ang kaibigan. Maliit na ngiti lang ang ginawa ng binata at inangat ang kamay. Matapos magsalita ay nagpalakpakan ng mga tao. Jewel, come here! Tawag ni Enrico sa dalagang pumapalakpak. Nakapwesto na kasi ang ilang photographer at media para kunan ng litrato ang may-ari ng mall. Nahihiya ang dalagang lumapit sa kaibigan ng ama. Steven! Napatinaw siya sa best friend na nasa dulo ng silya at nakatayong pumapalakpak. Halika rito, hindi pwedeng wala ka sa picture. Anya ng ama. At dahil siya na lang ang hinihintay, ay lumapit na siya sa mga ito. Kinakabahan niyang sinalubong ang tingin ni Jewel. Okay, 1, 2, 3. Bilang ng photographer na handa na ang kamera. Napatabi si Steven sa dalaga. Pinapagitnaan nila itong mag-ama. Dahil sa nararamdamang kaba ay naglaan pa siya ng maliit na espasyo sa pagitan ng best friend. Pakiramdam ng binata hindi niya kayang malapitan ito matapos ang lahat ng nangyari. Closer, sir! Utos ng photographer. Nagkatinginan sina Steven at Jewel. Mas lalong kinabahan ng binata. Tingin po dito, sir, ma'am. Banayad na tumas ang dibdib ni Jewel nang maramdaman ang palad ng kaibigan sa bewang. Ganun na rin nang mas lumapit pa ito sa kanya. Pakiramdam niya ay bago ang lahat. Parang ito ang una nilang pagkikita. Para ngayon lang sila magdidikit. Mahina siyang bumuntong hininga. Nakabiti ng mga luha niya. Ramdam niyang sinisigaw ng puso. Labi siyang nangungulila rito at iyon ang totoo. Kung bilang kaibigan o hindi, hindi na yun mahalaga. Dahil ang alam niya lang ngayon, iba ang matalik na kaibigan. Iba si Steven. Hindi kumpleto ang buhay niya ngayong habang hindi ito kasama. Thank you. Pasasalamat ni Enrico sa mga photographer. Marahang inilayo ni Steven ang palad sa bewang ni Jewel. Jewel, sumama ka sa amin ni Steven. Pupunta kami ng restaurant to celebrate. Pag-aalok ng ama ng binata. Salamat po tito kaso wala akong magbabantay ng shop. Pasensya na kayo. Marahang tumango si Steven. Napaseryoso siya nang makitang lumapit agad si Anthony sa kaibigan. It's okay. Niyakap siya ni Enrico bago humarap sa ibang media. Mauna na kami. Paalam ni Jewel sa kaibigan. Pipihit na siya para tumalikod nang magsalita si Steven. Kumusta ka? Nang harapan siya ng dalaga ay kumibot pa ang lalamunan niya. How are you feeling? Tipid ng ngiti lang ang ginawa ni Jewel. Maayos naman ako. Sagot niya. Naghinang ang kanilang mga mata. Pareho silang maraming gustong sabihin sa isa't isa. Pero parang may hindi sila nakikitang pagitan sa kanilang dalawa. Alam nila na hindi na sila katulad ng dati. Habang nakatingin siya sa mga mata nito, maraming napagtanto si Steven kung gaano siya ka-unfair sa kaibigan. Hindi na siya dapat magtaka kung maghanap ito ng ibang masasandalan. Salamat sa malasakit. Maayos naman ako, Steven. Good to hear that. Kahit papaano, nawala ang pag-aalala niya. I have to go. Sige. Sabay pa silang tumalikod sa isa't isa habang pigil ang mga sariling emosyon. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Napatingin si Jewel kay Anthony na alalay siya sa pagbalik ng store. Hindi na. Siguradong hindi naman niya maaalala. Sagot niya kasabay ng mapait na pagngiti. Good morning, sir. Regarding po sa inuutos niyo, nakausap ko po yung isang admin ng Best Little Toe Company. Huminto siya sa pagsusulat at tiningala ang sekretarya. They have distributed limited pairs of blue glass shoes in the country, similar to what you're looking for. Majority po ng Cinderella-inspired shoes ay nasa shop nila abroad. Napahinga si Steven.
talagang mahihirapan siyang hanapin ang may-ari ng sapatos na yon. Ano pong susunod kong gagawin, sir? Tanong ng sekretarya nang tumahimik siya. Nothing. Thank you. You can go. Okay, sir. Excuse me. Nang makalabas ang sekretarya ay kinuha niya ang sandals na hanggang ngayon ay nanatiling walang kapares. Nakabalot pa yon ng malambot na tela. Ilang buwan nang nakakaraan, hindi pa rin niya nakikilala ang may-ari nito. Umaas na lang talaga siya sa tadhana na baka sakaling pagtagpuin silang dalawa. Anak, maaga ka na yatang umuwi ngayon. Bineso ni Steven ang inang naghahapunan. Wala ba kayong friendly date ni Jewel? Dagdag pa nito. Wala ho. Matamlay niyang tugon. Naglakad na siya paakyat ng hagdan. May boyfriend na kasi si Jewel. Mahinang saad naman ni Enrico. Napako ang mga paa ng binata sa paghakbang sa baitang ng hagdan. Talaga? Oo, ipinakilala sa akin yung lalaking laging kasama. Kaya yung anak mo, wala nang hatakin kung saan-saan. Inihinga na lamang ni Steven ang bigat ng kalooban. Sayang naman, gustong-gusto ko pa naman si Jewel para kay Steven. Hindi na naman niya naituloy ang paghakbang nang marinig ang sinabi ng ina. Siya lang ang tumagal sa anak natin. At bukod sa galing sa mabuting pamilya si Jewel, mabait at simple lang siya. Sigurado akong mahal niya ang anak natin. Ewan ko ba naman dyan sa anak mo. Nasa harapan ng karapat dapat hindi pa makita. Sagot naman ni Enrico. Ibinagsak ni Steven ang katawan sa kama. Nakatitig siya sa kisame. Malinaw pa rin niyang naririnig ang boses ng mga magulang kung paano manghinayang ang mga ito sa babaeng nawala sa kanya. Marahan siyang bumangon at napatingin sa picture frame kung saan kasama niya si Jewel nung mga batang paslit pa sila. Bakit ngayon lang ba niya napagtanto ang lahat? Bakit ngayon niya lang nalaman kung gaano siya kaswerte na merong Jewel sa buhay niya? Kinuha niyang isang litrato kung nasaan ang matalik na kaibigan. Kusa nang pumatak ang mga luha. Kulang pa talaga ang buhay niya kung wala ito. Hindi lang dahil kaibigan niya si Jewel. Alam niyang may damdamin na masigit pa roon. Sa pagtaas ng mukha ni Steven, ay isang pares naman ng sapatos ang nakita niya. Nakilala niya siguro ang babaeng yon, hindi dahil para sila sa isa't isa, kung hindi para makita niya talaga ang babaeng para sa kanya. Matyagang naghihintay si Steven sa restaurant ni Anthony. Kakainin na niya ang lahat ng pride at ego. Magpapatulong siya rito para mapalapit muli kay Jewel. Hanggang sa matanaw niya ang kaklase ng kaibigan. Tumayo siya pero natigilan din nang makitang may kahawak kamay itong ibang babae. Hoy! Galit niya itong sinalubong sa labas ng restaurant. Steven! Nagulat at natakot pa si Anthony lalo na nang makita ang galit na binata. Ginagago mo ba si JD? Ginagago mo ba ang kaibigan ko? Hindi. Anong hindi? You and Jewel are dating. Tapos sino to? Turo niya sa babaeng kahawak kamay nito. 4 years na kami ni Anthony. Anya ng babae. Mas lalong dumilim ang mukha ni Steven. Wala siyang sinayang na oras at nagpalipad ng isang suntok. Kuwenelyuhan niya ito at inangat. Best friend ko pa talaga? Ang kapal ng mukha mo! Sigaw niya sa mukha nito. Bitawan mo nga ako. Wala kaming relasyon ni Jewel. Tinutulungan ko lang siya na dapat ikaw ang gumagawa. Balik sigaw ni Anthony na may dugo ang sulok ng labi. Huwag kang magalit sa akin. Magalit ka sa sarili mo dahil ikaw ang gago. Mas lalong lumalim ang noon ni Steven. Mas naging marindi ng kapit niya sa kwelyo nito. Naging tanga at bulag ka, Steven. Nasa harapan mo na ang hinahanap mo. Kasabay ng pagbitaway, pabalyan niyang binitawan si Anthony. Hinihingal itong lumayo at pinunasan ng dugo. Wala kaming relasyon ni Jewel. Nahirapan siya ng gusto pagkatapos ng company party mo. Naguluhan ang aniyo niya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi lang kayang iproseso ngayon ng utak niya. Up until now, may pinagdadaanan siya dahil sa'yo.
Tinuringan kanyang matalik na kaibigan pero hindi kanya maasahan. Huwag mo siyang sisihin kung tumatakbo siya sa iba dahil wala kang kwenta. Ngayon, nasa iyo na kung gusto mong hanggang magkaibigan na lang talaga kayo. Kumura pang mga mata ni Jewel nang makita ang nakatitig na si Steven. Kasalukuyan niyang hinihintay ang mga magulang sa labas ng mall. Bumaba ang atensyon nito sa tiyan niyang anim na buwan na bago muli sa kaniyang mga mata. Mabilis siyang kumilos. Jewel! Pinigilan siya sa braso ng binata. Huminto siya habang nag-iipon ng emosyon. I'm sorry. Tumutulo ang luha ni Steven buhat sa lahat ng napagtanto niya. Ngayon na nasa harapan na niya ang matalik na kaibigan. Patawarin mo ako. I'm so stupid. Hindi siya nakapagpigil at niyakap ang dalaga mula sa likuran. Mahina siyang umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad dito. Mahigpit ang kamay niyang nakakapit kay Jewel. Hindi niya hayaang mawala ulit ito. Napapikit ang dalaga kasabay ng pagtulo ng mga luha. Marahang hinarap ni Steven ang dalaga. Nasa harapan ko lang pala ang hinahanap ko. Tiningala siya ni Jewel habang umiiyak. Sa haba ng panahon, paanong hindi ko nakita na ikaw talaga ang kailangan ko? Hindi lang dahil sa kaibigan kita, kung hindi dahil masigit pa. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ng dalaga. Puno ng pagsusumamo ang mga mata niya habang nakatitig dito. Mahal na mahal kita, Jewel. Patawarin mo ako. Steven. Umiiyak na sagot ng dalaga. Wala siyang masabi habang kaharap ang binata. Sa ilang buwang hindi niya ito nakita, doon niya napatunayan sa sarili na ito lang ang gusto niyang makapiling. Natakot siyang umamin at mas pinili niyang lumayo para hindi masaktan o basta na lang isugal ang kanilang pagkakaibigan. Pinili niyang huwag umasa at hindi na sinubukang umamin dahil alam niyang hindi katulad niyang babae ang inaasahan nito. Kaya ngayon na naririnig niya ang mga salitang ito sa lalaking matagal na niyang minamahal, hindi niya alam ang sasabihin. Napatingin si Steven sa nakaumbok na tiyan ni Jewel. Napangiti ito at maingat itong hinawakan. Hindi ko kayo pababayaan. Aalagaan ko kayo. Aalagaan kita. At mamahalin. Kayo ng anak natin. Nag-arko ang kilay niya habang may luha. Iniwan siya sandali ng binata bago bumalik at yumuko sa mga paa niya. Isinuot nito sa kaniyang sapatos na naiwan niya noong tumakbo siya palabas ng hotel. Napangiti si Steven. Pinagmamasdan niya ang eksaktong paa sa kumikinang na sapatos na yon. Tiningala niya ang best friend na sigurado siyang nakasama niya noong gabing yon. Ang babaeng ibinigay sa kanya ang buong puso ng sandaling yon. Tumayo siya at muling hinawakan ang pisngi ni Jewel. Ikaw yun, Jewel. At handa akong panindigan ang nangyari. Ang magandang bunga ng nangyari sa ating dalawa. Hindi ka ba galit sa akin, Steven? Tanong nito sa kanya. Itinago ko sa iyo ang lahat. Paano ako magagalit sa babaeng binigyan ng buhay ang magiging anak ko? Balik tanong nito. Mas lalong napaiyak ang dalaga. Gusto kong isuot mo yung glasses na yan sa kasal natin. Kasal? Naulit niya. Oo. You're the one I've been waiting for my whole life, JD. Are you going to marry your stupid best friend? Hindi na siya makapaghintay makasama at bumuo ng pamilya kasama ito. I promise to take care of both of you. I'll be a better man that you deserve. I will love you endlessly, Jewel. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Steven, nakikita niya ang pag-ibig nito para sa kanya. Mahal mo rin ba ako, Jewel? Itinaas niya ang dalawang kamay at hinawakan ng magkabilang pisngi ng binata. Iginala niya ang mga lumuluhang mata sa mukha ng binata. Mahal na mahal kita, Steven. At sa wakas, naamin na nila ang damdamin nila para sa isa't isa. Natuon ang paningin niya sa ibaba nang dahan-dahang lumuhod ito sa harapan niya. Inilabas ni Steven ang isang singsing. Let's spend the rest of our lives together.
Hinahabol nilang pareho ang kanilang mga nagniningning na mga mata. Lumuluha siyang tumango. I want to be with you forever, Jewel. Papakasalan kita kahit sa ang simbahan, Steven. Dahil noon pa man, alam ko sa puso kong mahal kita. Umiiyak itong niyakap siya at nang humarap ay nagsusumigaw sa pag-ibig ang mga mata nito habang pinagmamasdan siya. Marahang inabot ni Steven ang labi ni Jewel. Banayad at buong ingat na inangkin niya ang labi ng babaeng mamahalin niya habang buhay. Ang babaeng hindi na niya kailanman pakakawalan pa. Maluhaluha namang nanunood ang mga magulang ng dalaga. Nakangiting sinuli pa ni Jewel ang ina na nagsilbing fairy godmother niya nung gabing yon. Simula sa tinahin itong bestida para sa kanya at sa dalang mahika ng mahiwagang asul na babasaging sapatos na ibinigay nito sa kanya. Pinagmamasdan ni Jewel ang pares ng blue glass shoes matapos magbalik ang alaala ng nakalipas. Naalala niya kung paanong dahil dito ay naranasan na rin niya ang happy ending katulad sa mga fairy tale. Hindi niya pinagsisihan na balikan ng best friend noong gabi ng company party. Nang balikan noon si Steven ay inalalayan niya ito patungo sa kwarto. Nang parehong bumagsak sa kama at magkatitigan, narinig niya ang lihim na sinisigaw ng puso. Nang hagkan siya ng best friend, wala siyang nagawa kung hindi ang tugunan yon ng buong puso at magpaka-totoo. Nakangiting inaalog-alog niya ang kargang tatlong buwang anak. Kung hanggang ngayon, nagtatago silang dalawa sa nararamdaman, wala silang ganitong kagandang anghel. At wala sa ganitong kagandang kalagayan. Kanina kapagising? Hirap ang imulat ni Steven ang mata nang humarap sa kanya at kunin ang anak na si Ella. Hindi naman, ikaw ang matulog, ikaw ang pagod. Ikaw ang Reyna, at ito naman ang prinsesa ko. Hindi ako mapapagod pag silbihan kayo. Napangiti siya. Mahal kita, Steven. Mas mahal kita, Jewel. Lumapit siya rito at sandaling hinalikan ang labi ng asawa bago pareho silang humarap sa bintana. Naroon ang sumisikat na araw. Ipinaramdam ni Steven ang pag-ibig nito para sa kanya at ganun din naman siya rito. Sa haba ng panahon ngayon nila ipinapakita at ipinadarama sa isa't isang pagmamahal ng higit pa sa isang kaibigan. Maswerte sila na matibay ang pundasyon kung paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Mula sa pagkakaibigan ay magsisimula sila muli bilang magkatuwang sa buhay. Hindi lang ang kapareha ng sapatos ang natagpuan ni Steven kung hindi ang kanya ring makakasama habang buhay na si Jewel. Sa kanilang malalim na pagkakaibigan, natagpuan nila ang mahika at magpakailanman. At katulad ng pagwawakas ng kwento ng isang fairy tale, they will live happily ever after. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!